Usapan natin ngayong araw ang tungkol sa reload ng ating mga manok, panabong. So marami kasi nagtatanong dito tungkol sa, ano ba, ilalaban na yung manok. So karamihan kasi sa mga sabungero, lalong-lalo sa mga nagdi-derby, gumagamit ng reload yan. Halimbawa, yung biyahe nila, Maynila to Bulacan, Maynila to Pampanga, sa mga del Norte, sa mga del Sur, mga ganon, ibibiyahe yung manok, so kailangan ng reload. So para sa akin naman hindi masama paglalagay niyan, pero kailangan maingat. Kasi kung ganito para sa akin na, kahit wala naman siguro yung reload, wala naman problema. Kasi yung iba kasi bago umalis sa kanilang bahay, yung manok pinapatakan yan para daw sa biyahe. Para sa akin naman hindi naman siguro kailangan. Kasi pagdating mo naman sa sabungan, kung magdi-derby ka o naglalaban ka ng manok mo, hindi mo naman agad ilaban yan eh. Kailangan mo nang pahingain yung manok mo. Diba? So may mga kulungan naman doon, may scratch pin ka, ano mo yung manok, papahinga mo lang siya ng ilang minuto o oras, kahit 30 minutes lang eh. Ayos na yan eh, hindi na masyadong hilo yan. So kailangan lang talaga yung ilagyan mo ng manok mo, mas comfortable siya pagdating doon sa sabungan. Yun lang naman eh. Tapos yung nilagay mo ng manok mo, hindi yung nakalagay sa bayong, ipit na ipit yung manok, hindi makakahinga, dapat nilagay natin sa karton. Yung komportable yung ating alagang manok. Kasi siyempre, pag nilagay mo yan dun sa mga bayong, ipit na ipit yung pagkalagay, so na-stress yung manok natin. So, maaaring stress na nga siya, ilalaban mo pa, lalo na stress. Pero kung komportable siya, sa lagayan na ginamit ko, nakakarton, kahit wala naman siguro reload, marami namang sumusubok yan. Wala namang problema. So, para sa akin lang yun ha. Sa iba, hindi ko alam kung discarte ito, discarte ko lang. So, sa ngayon, wala akong nilalabang manok kasi medyo may trabaho na ako eh. Nagkaroon na ako ng kunting trabaho sa negosyo ko. Hindi na ako gano'ng nagmamanok. So, ito na lang eh. Sa mga nagko-comment na sa mga previous video ko, marami pa rin ang tatanong. Marami pa rin tumatangkilik sa ating mga video kahit paano. So, ito, ilang buwan na nga akong unang video eh, about tutorial ng manok. Ito, ibabalik ko lang kasi marami pa rin tumatangkilik kahit paano. Marami nagtatanong sa aking mga kabalbas natin na andyan, sa YouTube channel na sumusubaybay sa atin, na nagtataka bakit hindi na ako nagbablog. Wala na rin akong TikTok about manok. Kasi nablablog ngayon TikTok ko nakaraang taon, na mayroong 90,000 followers. So, ito mga kabalbas, napaka-exe ng video ko, gusto ko lang ulitin sa inyo na magbabalik ako sa pag-vlog about manok. Kasi parang sumahod ako dito. So, mas mainam pa nga eh. Sumuldo ako. Wala akong sakit sa ulo. Kumpara sa nagtatrabaho ako, sakit sa ulo. Kasi ako kasi ngayon, nangontrata ako ng Masonry Works. Ako yung may kunting negosyo dito. About contracting. Medyo masakit ulo ko eh. Pero naisipan ko, i-vlog na lang kaya. Manonood lang yung mga kabalba sa akin, natutulungan pa ako. Kesa dito sa trabaho ko na grabe stress ko. Isang linggo, isang buwan, diritso. Pati pagtulog ko nahihirapan. 5 hours, 6 hours na lang yung tulog. Sa bahay na lang, gumagawa ka, inis mo yung trabaho mo. Kumag-vlog na lang ako, di ba, mga kabalbas? Tapang sakit sa ulo eh. So, yun lang mga kabalbas about reload ah. Napakasitulo na ng sinabi ko. Hindi siya mandatory. Ulitin ko, hindi siya mandatory. Na kailangan mo siyang gawin para sa iyong alagang manok. Para sa pag naglalaban, hindi naman kailangan. Ang manok natin basta busog yan, napakain mo ng maayos, nilipasan ng gutom, lalaban at lalaban yan at kailangan magaling yung mananarin natin. Magaling yung nagtatarin natin. So yun lang mga kabalbas, wala ang gaan. Hindi ko masyadong habaan to. Abangan na lang ninyo ang mga susunod kong mga video na gagawin para sa manok. Ituloy ko itong pag-vlog ng manok. Hindi man ako totally nagsasabong ngayon kasi nabising ako sa trabaho ko. Hindi na ako nagsasabong ilang buwan na hindi na ako nag-alaga ng manok. Pero nagtitinda pa rin ako ng mga patoka ng manok. Nagtitinda pa rin ako ng mga vitamins ng manok. Alam ko pa rin kung paano gagawin. Siyempre lumaki ako na may kaalaman sa manok. So, ito mga kabalbas. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa napaka-simpleng video ko, napaka-exing video. Maraming salamat mga kabalbas.